give you my heart. Kumusta mga boss? Welcome sa ating channel. So ang video natin ay ito. Pero bago yan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel. So ito na nga, pakinggan at panoorin natin mga boss. I just received a text, an open text. You would not want to read those kind of texts in a regular. Although bata pa na lang ako, taon-taon, pahirap ng pahirap ang buhay. Habang lumalaki ako, lalong umihirap ang buhay. So, I spend more time in the streets of Manila driving sidecar. Kasi yung inflation, kala nyo hindi namin nararamdaman yun. Daman-daman namin yun. Yung dati kong kinikitang airplane, no, 20, at that time yung nag-umpisa ako, 750 ang isang ganta. Noong una ko nautusan ng nanay ko na bumili ng bigas. Kasi nung araw, ganta yan. Walang kilo nung araw. Kaya kami, may mga paborito kami na mga tindahan. Kasi mabait yung tindahan. Yung ganta nung araw, ginagawang piramid. Sabi, mabait yun. Ayan. Pagka masungit, may hawi. Eh, laki ng muscle ng mama. So, lubog yung ganta. Ayun, madaya po yun. At maisaayos sa tamang perspektibo na kapakipakinabang sa bawat sektor ng lipunan, mahirap, middle class at mayaman. Yan ang gagawin ko pa sa darating na natitirang 900 days. Kaya, kung gusto nyo ng pagbabago ng mga pagbabago ng pagbabago, subayin nyo na ako. This is your job. I just received a text. An open text. You would not want to read those kind of texts in a regular day. But I'm not, sabi ko kasi bagay, pag nga-disgrasya nila ako, wala din naman, nasa libro pa rin ako eh. Na naging mayor ako eh. Tama ba? You know why am I like this? I have nothing to lose. Because, wala naman ako. Galing naman ako sa Alaws eh. Nga. And yet, I don't know if RCBC Plaza has a Starbucks today here downstairs. If I go back, if I go down there, I can spare 120 pesos for a cup of Starbucks. And it will not change my economic status in life. And compared to me, 50 pesos ako nung araw, the base na rin sa kwento ng tagapagpakilala, pag may 50 pesos ako nung araw, piyesta na ang buhay ko. Kasi walang mawawala sa akin eh. But dumaan ako, which is maraming dumaan, we politicians, we come and go, but the institution will stay. Okay? Dumaan ako, ayaw kong umapak sa buhangin. Aapak ako sa putikan. Sa buhangin, walang dumit, walang bumbong. Pero, isang iglap lang, pagtama ng tubig sa dalampasigan, borado na ang mga yapak mo. Ngunit sa putikan, maraming bumbong, may etsas pa ng utaw. Every step that we're going to make, at least, pag sikat ng araw, titigas yun. Pagtigas nun, meron ng path na isusunod natin sa lindahe, may dadaanan na silang giya towards a better Manila. Yun. Yun talaga. I will try that. Kaya, kung hanggang dito na lang ang tadhana ng buhay ko, so be it. Alana ko. Isa sa economic term ng mga negosyante, ang tawag yan, made na. Ako made na sa buhay. Made na because, alana akong hihingin pa sa Panginoon Diyos.
ipinalangin ko to eh. Huwag kayong magkamalin, hindi ko to pinalangin ha. Nanalangin ako sana talunin mo yung kalabaw ko. Nanalangin ako eh. Ay malamang nanalangin din yung kalabaw ko. Hindi ko alam kung nanalangin mo. Hindi ko alam kung sino sa ito yun ha. Pero that's different. That's different. But I pray and ask her. Then, huwag niyo namang itaas ang expectation sa akin. Please, ako naman nakikisuli. Huwag. Yeah! Nagugulat kayo sa Maynila ngayon. Thank you very much. Na-appreciate you. Ha? The hardest part of this is sustenance. Consistency. Yan. Medyo, yan ang challenge ko ngayon. Eh kaya ako kanina pa ako nakakanggap ng mga text kasi may pinaririkis ako. So anyway, sana naman eh medyo basta take me as an ordinary one of those 1,600 mayors. That this fellow, this guy, tumbatang ito, ala to, yung ginagawa lang nito, basic governance. Which I'm doing, basic governance. So yun muna mga boss, huwag mo kalimutan mag-like and subscribe sa ating channel para maging updated ka sa latest video natin mga boss. Thank you!